Lumuhod po ang lahat at dasalin natin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyayang pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-spiritual sa kabila ng panganib na maaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa inyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan, at ang mga takot na kinakaharap namin ay iyong naunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ang buhay na walang hanggan na ang pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpakailanman. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pasalansan ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linis, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimula natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob, ng metanoia o ang pagbabago ng isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata
pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggang kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon na nararapat. Ngayon, ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang po tayo sa banal na ebanghelyo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesus.
Jesucristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, wag ngayon'y yung hadlangan ang pagsasakatuparan, linimit at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumai rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglimos ka, huwag mong ipagmaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilmos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulakang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin kayo, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siyang nakakaalam nito. Siya nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim at siya ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon.
ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa kalendaryo po ng ating simbahan ay sinisimula natin ngayong araw na ito ang simula ng panahon ng Kwaresma, ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa sa araw na ito, binabasbasan at pinapahiran po natin ang mga abo at ito ay nilalagay sa ating mga noo. Taglay ang pananalitang, magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya. O kaya, alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at aburin ang iyong babalikan. Ito ay isang pagpapaalala sa atin, sa ating mga kahinaan at pagiging makasalanan bilang mga tao. Ang paalala na ito ay talagang napakahalaga dahil inaanyayahan tayong tanggapin ang biyaya ng pagsisisi, ang biyaya ng paghingi ng kapatawaran sa ating Diyos at higit sa lahat ang biyaya ng pagbabalik loob. Sa ating pag-amin at pagtanggap natin sa ating mga sarili na tayong lahat ay makasalanan, na tayong lahat nagkasala, tayong lahat hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kaya sa mga ganitong bagay, sa ating mga pagsisisi, tayo ay nagpapakumbaba sa harap ng Diyos at sa ating kapwa. Dito ay kinikilala natin ang ating mga kabiguan. Sinisikap natin mas mapabuti ang ating buhay. Pinaglalabanan natin ang mga tukso at kasalanan upang mas mapalalim ang ating espiritual na buhay. Ang panahon din po ng Kwaresma ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahalaga at mabibisang paraan upang lalo tayong umunlad sa kabanalan at gumawa ng mga gawaing pagsisisi. Ito ay panalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. In English, prayer, fasting, and almsgiving. Sa panalangin, tayo ay lumalapit sa Diyos upang sundin at sundan ang kanyang kalooban sa bawat yugto ng ating buhay. Sa pag-aayuno naman, dinidisiplina natin ang ating mga laman o pisikal na kaanyuan at sinusunod natin ang Espiritu ng Diyos. Sa pagkakawang gawa, ipinakikita natin ang ating pagmamahal at pakikiramay sa ating kapwa. At kung anong ginagawa natin sa ibang tao, maliwanag, ginagawa din natin ito sa ating Diyos. Kaya naman kapag tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa, hindi lang tayo sa ating kapwa gumagawa ng mabuti. Ang kabutihang iyan, iniaakyat at ginagawa din natin sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong Miyerkules ng Abo, maaalala at matutunghayan natin sa matandang tipan
na ang abo ay tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Diyos. Alam po ninyo, noong ipinahayag ni Propeta Jonas sa mga taga-Ninive, nagugunawin ang Ninive pagkatapos ng 40 araw. Ang lahat ng mga taga-Ninive, kahit ang hari ng Ninive, ay nagdamit ng sako, naupo sa abo, at nag-ayuno bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa ginawa nilang pagsisisi at pagbabalik loob, hindi itinuloy ng Diyos ang kaniyang plano na gunawin ang Ninive. Kaya naman mga kapatid kay Kristo, ang Kwaresma rin ay tinatawag natin panahon na kung saan tayo ay nakikipagdigma sa paraang espiritual laban kay Satanas at sa kasamaan. Ang labanang ito ay hindi tulad ng napapanood natin sa pelikula at telebisyon na kung saan kapag lumabas si Satanas, maaari natin siyang wisikan ng holy water. Hindi. Ang tunay na labanan ay nagaganap sa tahimik na sulok ng ating mga puso. Lalong-lalo na kung tayong lahat nag-iisa. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, ipinapaalala rin sa atin na ang buhay natin ay isang pakikipagdigma at pakikibaka. Ang panunukso, pang-aakit sa kasamaan ay laging naririyan. Hindi ito nawawala hanggang tayo ay nabubuhay at maging sa ating huling hininga. Hinahikaya tayo ng kasamaan na gumawa ng kasalanan. Ano ba ang ginagawa natin sa mga pang-aakit na ito ng kasamaan? Hinahayaan ba nating matalo tayo sa mga ito? Tandaan natin, kayang-kaya nating mapaglabanan ang bawat panghihikayat o temptasyon ng kasamaan. Gaya ni Kristo, nananaig sa lahat ng panunukso at pang-aakit ng kasamaan dahil si Kristo marunong mag-ayuno, marunong manalangin, at marunong gumawa ng mabuti. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa Miyerkules na abong ito ay pinapaalala rin sa atin na ito ang araw na nagpapahiwatig at nagbibigay sa atin ng paalala na ang buhay natin ay pansamantala o panandalian lamang. Hindi tayo mabubuhay magpakailanman sa mundong ito. Uulitin ko, hindi tayo mabubuhay magpakailanman sa mundong ito. Sa simpleng salita, tayong lahat maglalaho, mawawala, at mamamatay balang araw. Kahit anong yaman mo, kahit anong lakas mo, kahit anong galing mo, kahit gaano ka kasikat, lilipas at lilipas ka rin. Dahil ang buhay natin sa mundo, isang paglalakbay. Darating ang panahon na matatapos ang ating paglalakbay dito sa lupa. Gaya nga ng sabi ng kanta ni Rico J. Puno na pinamagatang lupa, napakaganda ng lyrics. Nagmula sa lupa, maglalakbay na kusa. Ang buhay mong sa lupa nagmula,
bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ang putik sa iyong mga mukha. Kung ano ang hindi mo gusto, huwag mong gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay saling kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan. Dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ikaw ay magbago. Habang may panahon, ikaw ay magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Sa mundo, ang buhay ay mayroong hangganan. Dahil tayong lahat, lupa lamang. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, gaya ng sinasabi sa kanta, ngayong nasa panahon tayo ng Kwaresma, pilitin nating magbago. Mahirap magbago, pero posible. Kung mahal natin ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, pipilitin natin ang ating makakaya upang magbago at ialay natin ang buhay sa Kanya. Dahil alalahanin natin, ang buhay natin lupa lamang, panandalian lamang. Gamitin natin ang bawat araw, ang bawat sandali, at bawat oras ng ating buhay na punong-puno ng kabuluhan at mabuting pakikipagkapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po ng mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring lumapit pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers na maglalagay ng abo, mahigpit na panatilihin pa rin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o hazards. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kaniyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin ang pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lungkod na nag-aalay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nabubuhay
hati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manikluhod ng may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambanan ng simbahan, saserdote ay magiyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Ama tungo sa pagsisisi, sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. Magbalik loob tayo sa Diyos nang may pagpapakumbaba habang ating ipinapanalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko ng pusong nagsisisi habang sinisimulan ang panahon ng Kwaresma. Kami'y dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong sensitibo sa iyong awa at habag upang sila rin maging salamin ng iyong pag-ibig. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa mga dukha, sinisiil at iba pang minorya, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang aming mga kapatid. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na bisig.
kami'y dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ipagpanumbalik mo kami sa iyong pag-ibig, O Ama, habang aming inihahanda ang aming mga sarili sa dakilang paggunita ng misteryo paskwal ng iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makakapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabutin nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit nang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito,
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid kay Kristo
at mga kadiboto, ang mga abo na ipapahid at ipinahid sa ating mga ulo ay tanda na tayong lahat lupa lamang. Sa ating pananatili sa mundong ito, ang bawat oras, bawat sandali, gawin nating kapaki-pakinabang at gawin natin isang alay para sa ating Ama. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kaniya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ng kamay na basa ng dugo, linisin ng diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami
patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kami iyong bansa. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Hugasan ang kamay na basa ng dugo. Linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami, kami iyong bansa. Akain sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kami iyong bansa. Amang Diyos, yung baguhin ang tao't daigdig sa banal na takot sa bangang ininig. Ibalik ang puso't bayang ng lalamig. Ikain mo muli kami sa patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama
ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Yumuko kayo't hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makakapinsala at pagpalain nawa kayo sa bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kaniyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kaniyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan kaniyang pamana magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, arangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.